Guys, marami pong salamat sa pag-click ng video na to. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung post ni Julius Babaw. Sabi niya dito sa tweet niya, hindi ko alam kung legit to, pero sabi niya daw dito, "This pandemic has given us one important lesson, who not to vote in this next election." So, yung sinabi niyang ito, pertaining dun sa pag-aalis ng prangkisa or hindi pag-grant ng prangkisa sa ABS-CBN. So, meron din ako mga nakitang ibang tweets na, alam mo yun, napaka-toxic na kasi eh. Diba? Anyway, halo-halo ang mga opinion ng mga tao. Pero ang mapapakita ko lang dito is yung hashtag ng Halalan 2020 daw. Okay? So, dito sa Halalan 2020, parang meron silang mga pinakita na wait lang ha. Pakita ko sa inyo. Hashtag Halalan 2020. Ito. Pakita ko lang sa inyo. So, ito, may mga ABS-CBN franchise na uugnay na yung ABS-CBN sa election 2022. Ano ba sabi ko kanina? 2020? Anyway, sorry kung mali yun. Pero ito nga. So, kung titignan nyo, pinakita nila dito dun sa hashtag na kung sino yung mga gusto na nang iboto sa 2020. So, yan daw yung mga pangalan. So, ito yung mga itsura nila. So, ito yung 11 lang na nakapag-vote ng yes to renewal. Parang ganun. Sa ABS-CBN. So, parang syempre, transparent tayo sa mga votes. Kaya, makikita din natin. So, makikita din natin yung mga umiiyak na mga employees ng ABS-CBN. Pero para sa akin kasi, hindi naman natin kasi masisisi din eh. Anong gusto nyo? Hindi naman pwedeng pabor lahat sa ABS-CBN. Hindi porke hindi ko rin alam. Hindi naman pwedeng pabor din sa gobyerno. So, hindi porke nagbigay ng statement ng Pangulo na sisiguraduhin niya na hindi naman ibig sabihin nun yung mga 70 o 70 plus na nag-vote nabayaran or something ganun. Ito kasi kung ganun, di syempre dapat meron yang kaparusahan din, 'di ba? Pwedeng imbestigahan. Pero dito, wag nating bigyan siguro ng ng Malaysia. So ito si Paolo Duterte. Yan yung mga nag-vote ng no. Actually, marami. 70. Pero ito lang yung nilagay. Pero bakit ito lang? Ba't sila-sila lang? Diba? Bakit sila lang yung mga pili? Sa sobrang dami naman, ito lang yung mga napiling. Siguro meron silang something. Maniningil ang kasaysayan. No to ABS-CBN franchise denial. Halalan 2020 ABS-CBN sistensya sa 70 sa Halalan 2022. Diba? Tapos ang next president daw si Lenny Robredo. Ano masasabi ninyo? Tapos vice president si ABS-CBN. So, ganun ba? Hindi ko lang alam kung ano nga ba. Bakit ginawa ang ABS-CBN shutdown sa panahong humaharap tayo ng matinding krisis? Para sa akin kasi, hindi naman talaga hindi naman sinadya na nagkataon lang talaga kung kailan talaga matatapos yung yung franchise ng ABS-CBN. Doon natapat yung pandemic. Ewan ko, siguro ito na talaga yung mangyayari. So, tingin nyo ba guys, mangyayari yung papalit ulit sa presidente is isang widow, isang babae? Ay, ewan ko lang din. Ayoko na, paulit-ulit na kasing nangyayari. Ang dami na bumapatikos. Ewan ko, ang dami ng mga issue na hindi maganda.
Anyway, sa panahon ngayon, gusto ko makita yung ano, yung inyong feedback. Kasi kung titignan natin, nothing is against the law. Yun na nga yung sinasabi nila. Hindi porke malaking kumpanya, gagamitin nyo daw yung mga artista para magpakaawa. So totoo, wala namang kasalanan yung mga artista. Ako nakikita ko, wala naman silang kinalaman dito. Kagaya nga ng hinalan tulad nila, parang ang ABS-CBN ay isang jeepney driver. So, ang jeepney driver, yung president. So, kapag walang lisensya o walang prangkisa yung mga, yung mismong ano, mismong jeep, o hindi inalaw na mag, ano, hindi inaalaw na magpasada, eh hindi naman ibig sabihin nun eh, ano, yung mga nakasakay na dun eh, yun ang mga magmamakaawa, diba? Siyempre magmamakaawa yung mga yun, eh hindi naman ibig sabihin na nagmakaawa sila eh, ano, sila na yung tama, parang ganun. Eh hindi naman kasalanan din ng mga pasahero na yung sinasakyan nilang jeep ay walang prangkisa or hindi inallowed na bigyan ng prangkisa. Diba? Parang ganun lang naman kasi yun. So, dapat, pag nag-cooperate, dapat maayos at talaga lahat. At saka, 1986 pa to. Ewan ko kung anong year sila napasara dati, diba? Tapos na ibalik, tapos ganyan. Hindi ko alam. Ay, nako. Dami na talagang mga ano, mga negative sa Pilipinas. History repeat itself daw. Puto ba to? Bigyan nyo ako ng feedback kung anong tingin nyo. Kung totoo ba to? Gusto nyo ba to? Na mangyari ulit to? Ay, sana wag na pa. Ulit-ulit na lang. Lugmok na yung Pilipinas. Wala nang ano, wala nang magandang nangyayari dito, kaya gusto na ng mga tao umalis dito sa Pilipinas kasi yung mga nangyayari eh ano na, hindi na natuto ang Pilipino. Hindi na natuto ang Pilipino sa mga pangyayari. Ah, kailan ba tayo uunlad? Kailan ba tayo aasenso? Sa tingin niyo ba pag naibalik yung ABS-CBN, uunlad yung Pilipinas? O kapag natanggal ba ang ABS-CBN, uunlad ba? Tingin nyo, ano bang opinion ninyo? Gusto ko marinig yung opinion ninyo. Sige po, salamat.